Sobra-sobra na nga ang ginawa ng mag-ina. Ngayon, alam na nga ni Giselle ang tungkol sa katotohanan ni Zoe. Hindi siya magdadalawang isip na sabihin kay Lynette at RJ ang katotohanan. At nung makausap na ni Giselle ito nga si RJ, hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi na niya na kaya pala may attitude si Zoe at wala siyang nararamdaman na lagso ng dugo sa kanyang pamangkin na si Zoe. Di puro galit sa mga gawain niya. Ang katotohanan pala ay hindi talaga siya tunay na tanyag. Nakuha na niya ang DNA test at palihim nga niyang ginawa ito, sabi niya kay Obeng. Ngayon, tama ang kanyang kutob na hindi talaga siya anak niya. Sabay abot sa kanya ang DNA test result. Kaya naman labis na bigla si RJ sa kanyang nakita. Dito nga niya nasabi na matagal na pala siyang niluloko ng mag-ina. Pinagsasamantalahan nila na wala ang kanyang memorya. Pinahihirapan pa nila ng husto. Ito nga si Annaline. Naging makasarili nga sila at napakadamot pagdating sa oras at atensyon dito nga kay RJ. Sinabi ni RJ na hindi siya papayag na patuloy nilang gagawin yun sa kanya at sa kanyang anak na si Annaline. Samantala, kung sa kaalaban natin ay lumuhod na nga si Moira ng bukal sa kanyang puso, ay hindi. Dahil kalaunan, bigla na lamang itong nagagat sa tuhod ni Lynette at galit na tumakbo palabas. Sinabi niyang tigilan umano ang drama dahil kailanman hindi siya hihingi ng tawad sa kanyang mortal na kaaway na si Lynette. Pasigaw na lang si Lynette ng aray sa sobrang sakit ng kagat nitong si Moira. Sinubukan ni RJ na habulin niya si Moira, ngunit hindi na niya maabutan. Kaya humingi na lang siya ng paumanhin kay Lynette dahil talagang hindi na niya mapaamo ang isang tao na matagal nang nakasangla ang kaluluwa sa kadiliman. Dahil sa ginawa niya ay tuluyan na ngang nagkaroon ng lamat ang relasyon nila at nakapag-decide na nga si RJ na mag-file ng annulment dito kay Moira. Dahil wala nang saysay ang kanilang pagiging mag-asawa, naisip niya na maigi na ngang tultukan ang kanilang pagsasama para tuluyan ng mabura sa buhay niya itong si Moira at tuluyan niyang makalimutan ang sakit na dulot nito sa kanya. Mantala, sinabi naman ni Giselle na kung ano na daw ang kanyang mga next na plano. Kung ano daw ang plano niya kay Lynette. Wala na ba daw siyang motibo na balikan ito? At hayaan na lang ba daw niya na maikasal ito kay Doc Carlos? Subalit hindi nga sumagot itong si Doc RJ at kahit ayaw niyang sabihin ay halata sa kanyang mga mata na may pagtingin pa rin siya dito kay Lynette at dahil sa napakabuting babae nito kung ikumpara sa kanyang asawa. Sa ngayon, ninais muna niyang mapag-isa at hanapin muna ang kanyang sarili na tela nawawala nga. Samantala, naisip na nga ni RJ na tanggalin na ang SPE dito kay Moira. Dahil nais niya na ipahandle muna ang FX dito nga kay Giselle habang hindi pa niya tuluyang maaalala ang lahat. Sinabi ni Giselle na sa wakas nga ay naglabasan na rin ang baho ng mag-ina at lumalantad na ang mga sekreto nito at tama lang ang kanyang desisyon na tapusin ang pagkagahaman ng asawa na si Moira dahil talagang puro kasamaan lang ang utak nito at puro kahihiyan ang naidudulot sa kanilang pamilya.